Kumusta mga katropa? Mayroon naman tayong gagawin ngayon. Yung mga nagko-comment dyan sa akin. Matagal na yan, noon pa. So ngayon lang ako may panahon na gagawa ng video. Ito, gagawa tayo ng litos. Kasi marami dyan nagtatanong na gumawa na sila ng litos. Kasi nag-demo ako dito dati, noong una. Dinin-demo ko. Ngayon, gagawin natin siya ng aktual na paggawa ng litos. Ngayon, ito. Sana natin. Ito, portrait yan to. Mga aging nyo dyan, mga portraits. Ito yan. Ngayon, pasada natin nga. Hindi ko pa to siya ginawa. Kumbaga, pakita ko lang sa inyo na ito. Portrait yan na. Oh, ito yung pasada niya. Di ba, portrait pa siya. Hindi pa siya naging litos, portraits pa lang. Ngayon, ito yung gagawin nating litos. Ngayon, naka-ready na sa akin dito yung ano. Mayroon ako ditong plato. Ito yung sinasabi kong plate na maliit yung dila. Dila-dila. Ito yun. Ngayon, ito yung ilagay natin dyan kasi gagawin natin isang litos. Ngayon, pisa na natin. Ang una natin gagawin, tatanggalin natin. Ang gamitin natin karayom sa loob. Tanggalin natin itong isang karayom sa labas. Ito. Tanggalin natin yan. Hindi na yan sa kasali. Kasi isang karayom lang gagamitin natin sa litos. Ngayon, sunod natin itong tanggalin itong plato, itong plate. Kasi papalitan natin siya ng plate na maliit ang dila. Marumi. Sinsya na kayo mga katropa. Itong makina ko ginagamit kasi ito araw-araw. Wala na panahon sa maglinis-linis dito. Ngayon, gabi na, wala taming namahinga na kaming sa tayo. Gagawa na tayo ng video. Ito, malapad ang plato. Ngayon, palitan natin ng mulit na plato. Linisan mo natin konti. Kasi, hindi marami na dumi. Oh. Lagay na natin tong mulit. Yan. Lagay na natin yung maliit na plato. Ngayon, pakita ko sa inyo, patayin ko muna kung anong nangyari. Kung anong nangyari kung maliit na yung plato yung ilagay. Patayin ko. Dito. Oh, maliit na yung pasada niya. Kumbaga kumikitid na. Kaso lang, madalang pa rin siya. Tsaka parang sakal yung ano, yung gilid. Sakal siya na sa sinulid. Ngayon, di ba, madalang siya. Ito na yung na adjust natin tonti itong blade. Ito. Pero, nasa inyo lang yon. Depende lang yun sa inyo kung anong gusto nyong lapad dito? Gusto nyo ganito kalapad lang? O gusto nyo mas maliit pa? Nasa inyo na lang yon. Pero ito gagawin ko, liitan ko pa yan. Yung ganun din, iuro mo na itong blade. Ito. Pag nilogan mo ito dito, pindutin mo ganyan. Diba? Uuro mo na itong blade dito. Yun o. Pag nilogan mo ito dito, ito. Yan, uuro mo ang blade. May video ano yan? Tapos, ito. Uuro mo rin dito, dikit mo dyan. Para lumit siya. Yan. Ngayon, siguraduhin natin na dikit na dikit itong blade dito. Kapag pag-urong ko dito, hindi magkano sa dikit. Ang siguruhin natin, ito, baguhin ko itong, yan. Pag-ilan ko dito, para talab na talab. Ayan. Bukan mo natin, tayo muna natin ito para step by step natin para makuha niya yung tamang paggawa. Hindi ko pa sinisinginan, kumbaga, ano ko lang.
Oh, medyo maliit na. Oh, ngayon, maliit na. Kung gusto mo ganyan kaliit, kung gusto mo pa mas maliit, iwan mo pa dito. Kaya na lang mag, ano, mag tansya kung anong gusto nyong liit. Ngayon, dubli man to siya. Dubling tila to. Ngayon, sinsinan ko na kasi ang litos, masinsin. Masinsin yung tayo. Yung mga vlog ko na dyan, yung mga nandyan na pinakita mga video, mayroon na yun dyan kung paano pag padalang pasinsin na makina. Yun, napin nyo lang yun. Yun yung procedure. Ngayon, sinsinan ko. Pasinsin dito, yan. Pag nasinsinan nyo na, pero testing nyo muna. Testing nyo muna kung tama na ba doon sa gusto nyo sinsin. Oh, tingin nyo sinsin na, para nang ano, parang burda, kaso lang pangit yung tension. Ito na yung sinasabi ko na gamitin nyo yung mga tension ito. Nakita nyo na para maluwag yung mga gilid, di ba? Hindi balance yung tension sa looper yan. Dito ka na magigpit. Itong isa dito, itong dito sa taas, ito yon. Ito namang dito sa ilalim, ito yon. Okay, higpitan ko. Pag kaya naglitos, mga katropa, di ba, isang sinulid lang yung gagamitin natin. Ay, sinulid, isang tila. Dumpayat, isang tila lang. Kuha ako ng tila dito. Ito ba ito? Ah, ito na lang kasi kulay, ano? Ito. Ito, tila. Ayan. Ang uwi ng tila, siyempre, pag ganon. Kasi, ito sa nudo dito. Ah, subukan ito. Kasi pag naglitos ka, isang graso ng tila, hindi madubli, isa lang yung gagamitin. Sa mga lilayan, sa mga manggas. Ah, ito. Manggas man to. Litosan natin itong gilid. Ah, tingnan natin kung tama na ba yung tension. Ah, masyado na masinsin. Ayan, ito na. Oh. Kita nyo to. Litos. Ngayon, kung expandex yung tatahiin ninyo, ang mangyari kasi, ito kasi ganina tinahi ko, medyo makapal. Tingnan nyo mabuti yung tension nyo kung tama o hindi. Katulad nito. Oh, hindi pa gaano ano yung tension. Medyo maluwag pa. Hindi pa nasado masakal tong tila. Kasi pangit ang resulta. Oh. Ngayon, higpitan mo pa to. Subukan mo ito manai-tension tong dito. Para masakal tong tila. Kasi hindi masyadong masakal, oh. O, diba? O, subok naman tayo. Pagpasada na litos, dandaan lang muna. Ayan. Diba? Nalitos na siya. Kaso lang, itong ginamit kong tila, expandex man to. Nakita natin dito, parang yung tila, kahit mahigpit na itong tension dito. Diba? Pag nahigpit ato tension dito, tapos yung tila, ang kagat ng blade, parang nasa kalahati lang, oh. Diba, nasa kalahati. Parang hindi gano'n na, ano yun, masyado sa maliit, yung blade, adjustment ng blade, masyado maliit. Ngayon, bukahan ko yung blade konti. Para, masakal niya yung tila, kasi, sumubra yung ano, sinulid. Kahit mahigpit na dito, masyadong maliit yung kain ng blade, medyo malapad pa itong dila-dila. Ibig sabihin yan, alaparan mo konti yung ano, blade. Alaparan mo konti. Kailangan yung tila masakal ng sinulid. Adjust lang, konting adjust lang. Yan. Siguro doon nyo nga, dikit yung blade dyan para hindi purol. Ayan, subok natin. Kung may pagbabago ba. Ito.
Ito muna sa isa gamit. Ito naman isa para meron tayong comparison dito kung anong nangyari. Ayan. Nilayo ko na. Okay na to. Parang na gano'n maklaro itong dahi. Tinsyo ko pa. Ayan. Ito yung litos mga katropa. Tingnan nyo. Itong tila ko, spandex to. Pag spandex yung gagamitin nyo pag kayo maglilitos, maalon-alon yan. You know, maalon-alon. Diba, maalon siya. Kasi lang, madala lang yung alon. Hindi sunod-sunod. Pero may teknik dito, kung gusto nyo pantay-pantay yung alon, ito pala, sabihin ko sa inyo, kung magpasinsin kayo ng makina, alam mo, sinsin ha, siguraduhin nyo na yung sinsin na gagawin nyo, na medyo makatakbo pa. Kasi pag nasinsinan nyo ng todo, baka hindi na siya makatakbo. Kailangan siguraduhin nyo na makatakbo pa siya. Kasi pag nilitos nyo dyan, pag sinisinsinan yung tahi, magamaya masyado masinsin, hindi na siya makatakbo. Kailangan makatakbo siya para hindi magbulbul ang sinulid, magumpuk-umpukan, parang ganyan. Diba, makatakbo pa siya. Hindi siya pwede na hindi siya makatakbo. Masinsin lang yung tahi, pero tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng makina. Diba, ito yung aktual na ginawa natin dito, ginawa. Kung nasundan nyo itong paggawa ko, ito na yon. Ngayon, kung gusto mo, halimbawa, paalunin mo pa ito, dito naman tayo mag-adjust sa gilid. Halimbawa, gusto nyo mas maalun pa dito, kasi hindi ko ito gusto binanat eh. Ngayon, basta tandaan nyo lang, pag pangit yung tension dito, itension mo na lang dito sa mga dito. Higpitan mo lang itong dalawa. Para tingnan nyo lang to kung maganda yung tension. Ngayon, kung gusto nyo pa, ito madalang yung alon-alon, scallop niya. Scallop tawag nito itong mga alon-alon. Mayroong mga technique niyan. Dito gawin natin. Dito gamitin natin. Yung sinasabi nila na adjustment ng SPI, hindi naman ito pang SPI. Sa ngipin to, adjustment ng ngipin to. Ngayon, subukan ko to luwagan. Tapos, iangat ko to. Angat ko to. Ito sa akin, ginawa ko lang to, nga, pinakita ko sa inyo adjust to. Kung gusto nyo paalun-alunin tong tahe, kumbaga, paalo na pino yung alon-alon. Ito yung adjust mo. Akyat mo ganun. Pag inakyat mo to ganyan, diba, nandyan na siya sa taas. Pag pinasada mo to, masinsin na to masyado. Ayan. Masinsin siya, pero tumatakbo pa. Tingnan nyo. Di ba, umaalon na siya? Umaalon na. Yung ganina, hindi pa siya gano'ng umaalon. Ito yung ganina na hindi ko pa niya adjust dito. Yung sa ngipin, hindi pa gano'ng umaalon. Di ba, yung alon niya, malalaki. Ikumpara mo doon sa isa, ang alon niya, mapino na, malapit. Ito isa, madalang. Ito isa, maalon, mapino. Kasi mas maganda sa litos yung pino yung alon-alon. Kung gusto nyo pa maalon ng gusto yan, kung sagad naman to dito, sagad na to. Angat mo pa to. Yan. Angat mo yan. Halimbawa ngayon, pag naangat mo yan, ito yung kanina. Tabi muna natin yan para makita na nila kung anong ibahan. Ito yung in-adjust natin yung sa ngipin, yung dito. Ngayon naman, tinaas ko pa.
Tingnan natin kung anong resulta. Kaso pino na siya. Pag hawak nito, huwag nyo na lang banatin. Pusa na lang yan. Oh, pareho lang din. Oh, pipi. Mo alon-alon din. Oh, ngayon, kung medyo nasa kayo na lang mag-adjust dito sa SPI, kung gusto niyo masinsin o madalang o ano pa, okay, pwede naman yung masyadong masinsin, pwede naman yung dalangan dito. O, dahil kunti lang dalang, halimbawa ganyan. Yan. Para hindi gaano matagal magtahe. Para mabilis, medyo mabilis-bilis. Dito talaga eh. Aba. Kaso lang, pag medyo madalang yung tahe, hindi na gano'n siya mo mascalop, parang hindi na parang ganito. Oh, ito. Ito kasi itong pino. Ito na, madalang. O, di. Nasa inyo na lang yon. Basta gano'n ang procedure paggawa ng litos. Nasa inyo na lang yon kung anong gusto nyong pag ano. Gusto nyong scallop, ano, kung ano bang gusto nyong design. Basta ang litos, ito lang naman gawin sa litos, palitan yung pasada niya at saka masinsin. Baga na yung ano, subok natin dito sa ibang tila. Ngayon, meron tayong tila dito, ibang tila, hindi ito spandex. Para cotton siya. CBC, cotton. Kaya subukan natin dito tayo. Oh, hindi gano'n sa mo scallop. Parang wala gano'ng weave yung ano, tila. Plain na, pero pino naman siya tayo. Pino na. Ang kailangan yung gamitan ng mga tila na gagamitin nyo dyan sa mga ano, kung gawa kayo ng litos, kailangan yung mga medyo mabanat na tila. Hindi katulad ito si BC matinggas. Hindi siya mo umu-weave yung tahe. Pero mayroon naman dyan iba na gumawa na maliit lang dito, masinsin lang, ganitong tila. Wala naman, kahit hindi na mo-wave, pwede na. Basta ang procedure na ginawa natin, yung paggawa ng litos. Ito yung paggawa ng litos. Maliit yung tahe. Pero kailangan, attention nun lang talaga itong dalawa kasi mapangit siya si tension kung hindi mo ito matension mamayos. Oh, kailangan, maayos din ang tension para maganda tingnan yung tahe mo. O, oh, diba? Pag cotton, na medyo matigas to, makapal, hindi siya mag-wave. Ang gamitin yung ano, mga mababanat na tila yun ang gamitin yung pang ano, pang litos. Ito, gamit ang ibang tila. Ito. Bukan natin. Pag ganyan nyo, oh, ito, walang wave. Kahit sinasinsinan ko pa, walang wave. Kasi, ang tila niya, paayon. Huwag kayong maglitos na paayon yung tila. Ito mo, paayon yan. Dapat ang uwi ng tila tayo yun, pahalang. Diba, pahalang, kapag ganyan. Kasi ito, tila nito, paayon. Kung paayon ang ilitos nyo, hindi talaga siya mag-wave na katulad dito. Yan, katulad yan. Diba? Yan o. Kasi ito, payon. Ngayon, dito tayo sa palang. Tingnan natin kung mag-wave. Oh. Oh, ma-wave. Pero konti. Konti lang yung wave niya. Kasi magkaiba sila ng tila dito. Ang gagawin mo, kung ganito tila mo, hindi gano'n siya nag-wave. Ngayon, subukan mong hilain mo yung tunti yung tila. Hilain mo gano'n. Ayan. Ayan, hilain mo konti. Kasi hindi siya nag-wave dahil
matigas yung tila, nga hindi gano. Yan. Ito yung gusto niyo, web, hilahin niyo yung tila. Oh, yo. Mas marami po siyang web kasi dito. Yan, oh, 'di ba? Oh. Oh, ito yung litos. Oh, kita niyo? Yung hila niyo, yung medyo alalay lang, huwag niyo mahilay na medyo malakas kasi mabusbos na yung dito ng tahe. Hindi na kakayanin. Wala, ulit naman dito. Ayan. Yung alalay lang hila. Ayan. Oh. Diba? Mag-web siya. Pag-iwilayin mo konti. Oh, subukan nyo. Kung gusto mo pa masyadong maraming waves siya, maraming parang scallop tawag yun rito. Padadami pa. Pero tingnan nyo kung baga yung kain ng blade, medyo paghila nyo, medyo maliit na, sklati na siya. Laparan mo na lang tong blade para hindi malaglag yung tila. Laparan mo. Oh, pag, kasi hilain mo na siya eh. Para gusto mo maraming wave, ilapad mo na yung blade para hindi malaglag yung tila dito. Mabusbus kasi yan eh. Pag hinila na hindi makagat nung sinulid. Ayan, subukan natin. Gusto mo pa medyo wave na marami, hilahin ko pa. Hilahin ko medyo konti. Ayan. Oh, dadami yung wave. Kita niya mga katropa. Maganda na. Nadami na siyang wave. Pero kailangan pag banat ninyo, pag testing nyo pa lang, siguraduhin nyo na hindi, makita dito ha. Ulitin ko, siguraduhin na hindi mabusbus yan kasi reject yan, mabusbus yung tahe. Kumbaga hindi niya mahagip yung tila kasi binabanat mo kasi. Kung pagbanat mo ganun, mulihis yung tila, ay hindi na siya matahe. Babagsak na sa tila yung tahe, anong tahe. Laparan mo lang itong blade. Laparan mo konti, parang hangga, para pag binanat mo, hindi siya babagsak. Oh, ganito mga katropa, ito na yung actual na ginawa nating litos. Sundan nyo na lang tong video na to kung anong pang mga katanungan ninyo. Nasa inyo na lang itong, gusto nyo masinsin, medyo madalang, kayo na lang mag-control dito kasi may video naman ko na paano pagpasinsin pagdalang. O, oh, katulad dito, medyo masinsin kasi hinahata ko pa, medyo nasa masinsin. Halimbawa, ganyan, sample na lang. Ah, pag mayroon na kayo dyang ginawa, paghatak nyo ganyan, ah, hinahatak nyo yung tila. Tapos parang bumabara na, ayaw na tumakbo. Ang gagawin mo nyan, ah, dalangan mo na lang yung tahe. Dalangan mo. Halimbawa, ganito. Masyado na siya ng pino. Masyado na siyang masinsin, tapos hinihila ko pa, lalo siyang sumisinsin. Ngayon, ang teknik niyan, dalangan ko, para hindi siya gano masinsin pag hinihila. Ah, tingnan natin, dalangan ko siya. Ito tayo. Ayan. Diba? Okay lang. Tatakbo pa rin siya kasi medyo madalag na. Oh. Basta wag lang yung pagpasinsinan nyo. Baka masyado man masinsin, hindi na gaano makatakbo yung ano, tila. Kailangan makatakbo pa rin yung tila. Oh. Pagbanat, kung gusto nyo maraming scallop, yung maraming klubot-klubot ng dulo, banatin mo. Banatin yung tila konti. Tapos, tingnan mo kung hindi ba nabusbos yung tahi dito. Kasi pag binana to, baka mabusbos. Kung mabusbos man siya, lilihis yung tila. Adjust yung tumblid. Palaparan nyo ha. Adjust yung tumblid. Palapad, palaki. Yung palaki ang kain. Ayan yan. Oh, ito na. Sana matulungan ko kayo sa inyong mga tanong dyan. Gusto ko kasi actual na ano. Ginagawa ko para makita ninyo din. Para hindi tayo mahirapan magpaliwanag. Ngayon, yung mga may mga tanong dyan, halimbawa, may tanong, mga sira yung mga makina nyo. Minsan, hindi ko sinasagot dahil mahirap sagutin yung, halimbawa, pag sinabi mo, paano gagawin pag nagputol-putol yung sinulit sa aging, high speed,
Marami kasing dahilan niya na hindi ko talaga yan basta-basta sagutin dahil maraming dahilan mo bakit siya nagpapatid-patid na hindi ko rin. Kung meron ako sasabihin, pag ginawa niyo, yun pala, hindi pala yung sinasabi ko, hindi pala yun ang nangyari. Mas maganda dyan, patakbuhin mo yung makina, patayin mo, tapos bukuhaan mo ng video. Kung hindi gano'n man critical, kung mga adjustment-adjustment lang, na kahit picture na lang, pero mas maganda kung may video sana. Yung video nyo, haba-habaan nyo naman, huwag nyo masyadong maiksi para makita ko siya, maayos, para maituro ko sa inyo kung ano yung dapat gawin. Kasi kung tanong lang, tinatamad ako mag-reply yung iba-iba, no, na-replyan ko, pero nasa isip ko lang yon. Ewan ko lang kung makuha ninyo yon. Mas maganda sana yung makita ko actual yung makina, yung parang nakita ko sa kung anong depicto para maturo ko sa inyo, kahit nandyan lang kayo sa inyo, maturo ko kung anong gagawin. O ngayon, mga katropa, ganon. Kung mayroon kayo mga itatanong sa akin, mas maganda mayroon kayo video. Pag mga hindi gano'ng critical na sira, kahit picture na lang, pwede naman yon. Kung mga turo ko lang sa inyo mga adjust, but at least nakita ko yung makina nyo kung saan nyo ano yun, ayusin. O pag ngayon, yun naman na. Nagawa na natin yung paano paggawa ng litos. O maganda to. Yung gagawin yung mga litos, yung mga spandex, yung mga malalambot spandex, para medyo maganda yung ulubot. O diba? Ganda. Ito ginagamit sa mga laylayan. Yan o. Diba maganda siya? Patay-pantay. O. Pero huwag nyo kalimutan i-adjust dito ha. O sa sunod kong video, ang pag-usapan naman natin, ito. Ito naman yung pag-usapan natin. Kailangan pag naglitos ka, angat mo lang to para sumisinsin. Tapos paghilaan nyo para may ina-adjust kasi ito pag maglitos para yung kulubot niya dito mas maganda. Pantay-pantay, pino. Ito yung na-adjust. O, pero hindi pa nyo paalam kung ano talaga trabaho nito. Pag naglitos ka, ito iangat mo. Pero hindi ko pa sinabi kung ano trabaho. Sa sunod kong video, sabihin ko sa inyo kung anong trabaho na naman ito. Katulad nung sa piping, nung unang video ko dyan, nakita nyo, meron din ganito. Yung piping, meron din ganito. Na-explain ko na sa inyo yung anong trabaho nito, nung sa piping ganito. Ngayon, ito naman i-explain ko. Kasi ito man ang katropa, sa sunod, ito naman yung sabihin ko sa inyo mga trabaho nito, at saka yung trabaho nito. Ito, nakita nyo ito? Trabaho nito, saka trabaho dito sa kabila. Ngayon, tapusin ko na itong video kasi hindi ko bina. Mamaya, bukas, sunod araw, gagawa na akong video tungkol naman dito. Tsaka ditong, ito naman yung take-up trade naman dito sa edging. Okay, salamat!